What is up? Coach Aesthetics here. So we're going to do a coach reaction sa pagkamatay umano ng isang residente na taga General Trias, Cavite dahil sa pinagawang 300 pumping exercises. A disclaimer lang guys, no, hindi ako doktor. Ito ay pawang observation lang na nanggaling sa professional fitness trainer. So napakalungkot na pangyayari ito, no, dahil sa exercise eh namatay yung tao. So, ano ba kasi yung nangyari? Pwede kasi nagkaroon siya ng heart failure or organ failures or even rhabdomyolysis dahil sa exercise na to. Or hypoglycemia na tinatawag natin, which is kulang na ng sugar yung katawan o wala ng carbs, wala ng gas. So, titignan natin, no, yung kapasidad ng tao bago natin pagawa yung mga ganitong klaseng exercises. Kasi pag nabigla yung tao, pwedeng ganito yung kalabasan, pwedeng mamatay dahil sa exercise. Lumabas siya ng 10 oras ng gabi para bumili ng tubig. So, meaning to say, uhaw yung tao and who knows kung anong oras pa siya nakakain. And hindi lang yan, sa itsura pa lang ni kuya, parang hindi talaga siya sanay sa ganong klase mga exercises. So, ayun no, guys, pag tayo magpapagawa ng mga ganitong klaseng exercises, alamin muna natin kung ano yung medical background ng tao. Kung meron ba siyang sakit sa puso or kung meron siyang any organ problem na pwede makasama sa kanya pag binigyan natin ng isang matinding exercise. Ngayon, pag nangyari yung mga bagay na to, ano ba yung lunas or first aid na pwede natin gawin aside from tumawag na kaagad ng ambulansa para madala siya sa ospital? Una, painumin muna natin siya ng tubig, no? And after that, pakainin natin ng candy, carbs, or glucose para makarecover siya kaagad, no? Ngayon, pwede natin siya pahiyagain. At habang nakahiga siya, raise his feet up 1 feet or 2 para nakataas, para mag-circulate yung dugo sa upper extremities ng tao. And then kapag hindi pa rin siya umayos within 15 minutes, eh kailangan na natin tumawag ng ambulansa para madala na siya sa ospital dahil baka hindi lang yun ang problem, baka yun na nga, tinamaan na siya ng rhabdomyolysis or nagkakaroon na siya ng sobrang taas na panic attack and anxiety na pwedeng mag-lead sa stroke or even heart attack. So, yan yung mga bagay na pwedeng harapin ng tao kapag nabigla siya sa exercise, lalo na kapag hindi sanay yung tao sa ganong klaseng mga exercises. Lalo na kung burpees yan or pumping exercises na talaga naman nakakapagpataas ng heart rate ng tao, ay siguradong mabibigla kapag ginawa ito ng beginner. So as a coach, di ba yan yung mga inaalam natin. Ini-interview muna natin yung ating iko-coach kung meron ba siyang problem sa heart, kung nakakain na ba siya an hour or 2 hours before ng workout. Dahil yan ang pinaka-importante, hindi ka pwedeng mag-workout nang walang kinain. Okay? And then aalamin natin yung iba niya pang mga background, especially yung kanyang pangangatawan, para malaman natin kung ano yung exercises na dapat munang unahin. Like cardiovascular exercises, like on a bike, stationary bike. Dahan-dahan lang muna. Papataasin muna natin yung kanyang endurance. Okay? Yung cardiovascular endurance niya, kailangan pataasin muna. Dahan-dahan. So in his case, nabigla yung tao, no? Rest in peace, kuya. Sana maliwanagan ang lahat sa mga sinabi ko para at least kahit pinaka-basic man lang ay alam ng tao bago tayo magpagawa ng ganitong klaseng mga cardiovascular exercises na sigurado nakakabigla sa mga beginners, eh we have to take in considerations kung nakakain na ba yung tao, yung physical outlook niya, kung kakayanin niya ba, di ba, yung ganitong klaseng workout. At alamin natin kung nag-workout na ba siya dati, kung may background ba siya ng pag-workout. Okay? Number one yan. Kasi hindi natin pwedeng isabak ng biglaan yung tao sa nakakapagod at nakakahingal dahil siguradong hindi kakayanin ng puso at pwedeng magresulta sa ganitong klaseng pangyayari. So guys, ang sa akin lang, no, huwag kayong matakot mag-exercise. Hindi nakakatakot yan. Ang una yung dapat tandaan ay kailangan nakakain kayo ng an hour or 2 hours before kayo mag-workout. Okay? And then, dahan-dahan lang muna. Hindi kailangan ng super hard kaagad yung gagawin
'di ba? Talagang mabibigla yung katawan mo. Yung cardiovascular endurance natin, pataasin muna natin. Dahan-dahan lang, guys. Huwag kayong matakot mag-workout, okay? So, kapag nangyari sa inyo, nahilo kayo habang nag-workout kasi nakalimutan yung kumain, kumain kayo ng candy kaagad or anything that contains glucose, okay? So, paalala lang, no, guys, huwag niyong biglayin yung katawan nyo. Dahan-dahan lang, huwag kayong magmadali. And kung meron kayong iti-training, alamin nyo yung mga bagay na dapat nyo malaman katulad ng mga sinabi ko kanina para makaiwas tayo sa ganitong klase mga pangyayari. Okay? Maraming salamat sa panonood and sana may natutunan kayo sa ating konteksto ngayong araw na to. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit that notification bell button para updated ka ASAP sa lahat ng content upload. Ulit-ulit, no? Get fit and healthy, but do it the right way. Peace out.